Mga kapatid, Shema, makinig, magnilay, magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Ang sino mang makakatagpo sa ating Panginoong Diyos ay nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. Nagkakaroon ng bagong direksyon at hindi na siya pwedeng katulad ng dati. Tayo po ay makinig sa banal na salita ng Diyos sa ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya ay si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazareth, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawag nila ang bulag. Sabi nila sa kanya, "Lakasan mo ang iyong loob." "Tumindig ka." Ipinatatawag kanya. Iwinaksin niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Tanong sa kanya ni Jesus, "Anong ibig mong gawin ko sa inyo?" Sumagot ang bulag, "Guru, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka. Magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus. Simulan po natin ang ating pagninilay sa Ebanghelyo sa pamamagitan ng kwento ni Jim Castle. Isang araw po ay nagpunta sa Jim Castle sa Kansas City at sumakay sa isang eroplano. Pagkaupo pa lamang po ni Jim Castle, maya-maya ay may dalawang madre na pumasok din sa nasabing eroplano. Isa po sa mga madreng ito ay walang iba kundi si Mother Teresa of Calcutta. Ganun na lang po ang pagkabigla ni Jim Castle nang umupo sa tabi niya ang dalawang nasabing madre. Ngumiti po sa kanya si Mother Teresa at ngumiti rin naman si Jim Castle. Maya-maya po ay nilabas ni Mother Teresa ang kanyang rosaryo. At napansin po ni Jim Castle na sa bawat dekada ng rosaryo ni Mother Teresa ay may kakaibang kulay. Napagalaman niya sa bandang huli na sa bawat dekada pala ng rosaryo ni Mother Teresa ay may pinaglalaanan siyang intensyon para sa iba't na tao sa buong mundo. Nung lumipad po ang nasabing eroplano, sinimulan ni Mother Teresa at ang kanyang kasamang madre ang pagdarasal ng banal na rosaryo. Si Jim Castle po ay hindi reliyosong tao. Kung magsisimba man siya dahil napipilitan lamang siya, hindi po siya nagro-rosaryo. Ngunit sa pagkakataong yung hindi po niya lubos maintindihan ang kanyang sarili, ay sumabay na lamang siya sa pagdarasal ng banal na rosaryo. Pagkatapos po ng pagdarasal ng banal na rosaryo, lumingon po sa kanya si Mother Teresa, ngumiti at nagtanong, "Palagi ka bang nagdarasal ng rosaryo?" Hindi po ang tugon ni Jim Castle. Ang sabi ni Mother Teresa, "Mula ngayon ay magdarasal ka na palagi ng rosaryo." At ibinigay po ni Mother Teresa ang mismong rosaryo niya na ginamit sa eroplanong ito. Nung dumating po ang eroplano sa Kansas City, sinulubong si Jim Castle ng kanyang asawa. Ganun na lamang po ang pagkabigla nito nang makita niyang may hawak na rosaryo si Jim Castle. At sinabi ng kanyang asawa, "Ano bang nangyayari sa iyo?" At ikinwento nga po ni Jim Castle ang nangyari sa kanya sa eroplano, ang pagtatagpo nila ni Mother Teresa. Nabanggit po niya sa kanyang asawa, "Ganun pala ang makatagpo mo ang isang tao na sumasalamin sa ating Panginoong Diyos at ng kanyang kabanalan." Nabanggit po ni Jim Castle sa wikang Ingles, "I feel I met
a true sister of God. At sabi pa niyang natanto niya sa pamamagitan ni Mother Teresa, ang tunay na kahulugan ng buhay, hindi sa kayamanan, hindi sa karangyahan, kundi sa pagmamahal sa ating Panginoong Diyos at sa ating mga kapwa. Dahil po sa pagtatagpong ito, may nangyari kay Jim Cassell, nagkaroon ng pagbabago ang kanyang buhay at ang direksyon ng kanyang buhay. Ito rin po ang ating makikita sa ating ebanghelyo ngayon o mas higit pa, ang pagtatagpo ni Jesus at ni Bartimeo. Si Bartimeo po ay isang bulag at sinasabi sa ating ebanghelyo na siya ay palaging nakaupo lamang sa tabi ng kalsada, namamalimos at nakadepende sa tulong ng ibang tao. Sa ebanghelyo po, ang kalsada ay sumasalamin mismo sa buhay ng tao. Sa kalsada, nariyan ang mga pangyayaring nagaganap sa napakaraming mga tao. Ang kalsada ay lugar ng pagtatagpo ng mga tao, ng pagkilos, ng pakikisalamuha, kundi ito'y nararanasan ng nasabing bulag na si Bartimeo. Siya po ay nakaupo lamang. Kaya nung marinig niya na si Jesus ay nasa kalsada, naramdaman niya ang bagong pag-asa. Kaya siya po'y sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Wala pong pwedeng makapigil sa kanya upang isambit niya sa Panginoong Diyos na si Jesus ang kanyang pangangailangan. Sinabihan siyang tumigil, ngunit lalo pang nilakasan niya ang kanyang tinig, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Ano po ang ginawa ni Jesus? Huminto si Jesus at ipinasabi niya na lumapit si Bartimeo sa kanya. Ang tanong po natin, bakit hindi si Jesus ang lumapit kay Bartimeo? At bakit pinalapit niya si Bartimeo sa kanya? Nabanggit na po natin na si Bartimeo ay nakaupo lamang sa tabi ng kalsada. Hindi kasama sa daloy ng buhay, hindi kasama sa daloy ng komunidad. Sa pamamagitan ng pag-anyaya ni Jesus na siya mismo ang lumapit sa kanya, narinig natin sa Ebanghelyo, siya'y lumukso pa nga. Ang ibig sabihin, makikisa niya sa daloy ng buhay. Alam din po ni Jesus ang pangangailangan ni Bartimeo, ang kagalingan ng kanyang pagkabulag. Ngunit narinig natin sa Ebanghelyo, tinanong niya si Bartimeo, "Anong gusto mong gawin ko sa iyo?" Nais ni Jesus na malaman mismo ni Bartimeo kung ano nga bang ibig niyang gustong ipahayag sa ating Panginoong Jesucristo, kung ano ang kanyang pangangailangan. At ito nga po ang kanyang sinambit sa simple at diratsahang pananalita, "Guro, hayahan mong makakita muli ako." Ito nga po ang nangyari kay Bartimeo. Nakakita si Bartimeo, at hindi lamang po siya nakakita, nagkaroon ng bagong direksyon ang kanyang buhay. Sa katunayan po, siya ay naging disipulo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang nangyari po kay Bartimeo at kanon na rin kay Jim Cassell ay pwede rin mangyari sa bawat isa sa atin. Kailangan lamang nating maging bukas sa ating Panginoong Jesucristo upang makatagpo natin siya. At dahil dito ay magkaroon ng bagong sigla ang ating buhay. Magkaroon ng bagong direksyon. Magkaroon ng kaganapan ng tunay na kahulugan ng buhay. Ngunit katulad po ni Jim Cassell at ni Bartimeo, hindi po pwedeng paupo-upo lamang tayo sa tabi. Kailangan tayong makisa sa daloy ng buhay. Kailangan tayong makisa sa komunidad. Kailangan tayong maging tunay na buhay kung anuman ang ating kinalalagyan. Mga kapatid, ito po ang hamon sa atin na sana sa araw-araw nating buhay ay maging bukas tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Ama naming mapagmahal, nagpapasalamat po kami sa pagbibigay mo sa amin kay Bartimeo at kanon na rin kay Jim Cassell, mga halimbawa ng pagiging bukas sa iyo.
dahil sa kanilang pagiging bukas ay natagpuan kanila sa kanilang buhay. Nawa, Panginoon, ay maging ganun din kami. Bukas sa iyo, sa iba't ibang pamamaraan kung paano ka lumalapit sa amin, kung paano mo kami hinahabol, kung paano ka nagbibigay ng panibagong buhay, panibagong direksyon, panibagong kahulugan ng aming buhay dito sa lupa. Ito po ay aming inihiling sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang salita ng Diyos na nag-aanyaya sa atin na tayo ay hindi lamang maging tagapakinig. Isabuhay po natin ito at ibahagi sa ating mga kapwa. Ako po si Father Robert Manansala, OFM, Presidente ng Our Lady of the Angels Seminary. Hanggang sa muli po.